Magsitayo na po ang lahat. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapahayag ni Jesus ng kaharian ng Diyos, mayroong mga tumugon at naging tapat mula pa noong una at mayroon din namang tumugon sa takip silim na ng kanilang buhay. Naway maging kasangkapan tayo ng Diyos tungo sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Magalak tayo sapagkat bawat isa sa atin, nauna man o nahuli, sa pagtugon sa paanyaya ng Diyos ay binigyan niya ng pagkakataong makibahagi sa pagtatag ng kaniyang kaharian. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pambansang linggo ng manlalayag at mga migranteng Pilipino. Ipagdasal natin ang mga manlalayag at migrante na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap, manatili nawa silang matatag sa kanilang pananampalataya at maging tapat sa kanilang pamilya. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Thank you.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon. Samantalang siya'y inyong makikita, siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon. Ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isipan ko'y hindi maabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na isang denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho, ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi-isang denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng isang denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "Isang oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang denaryo? Kunin mo na ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang araw po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga mahal na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Atin pong papurihan ang mahal na Poong Jesus Nazareno. May tanong po ako. Ang tanong ko po, masaya po ba kayo? Masayang masaya. Ano pong nagpapasaya sa inyo? Di ba kadalasan, yung isang bagay na nagpapasaya sa atin ay kapag nasasagot yung ating mga panalangin. Halimbawa, nakapasa ako sa exam, nakakuha ako ng mataas na grado, nagkaroon ako ng trabaho, salamat sa Diyos, nakabili ako ng gusto ko, sinagot ako ng nililigawan ko, at marami pang ibang mga dahilan ang nagpapasaya sa atin. Iimbitahan ko po kayo, tingnan po ninyo yung inyong mga katabi. Masaya po ba sila? Masaya po ba? O mukhang nalugi? May kakilala po ako, may trabaho po siya. Maganda po yung trabaho niya. Nakakaya niyang bumili ng gusto niya at nakakaipon siya. At nagulat ako isang araw, sinabi niya, hindi raw siya masaya. Tinanong ko, bakit hindi ka masaya? Ang sagot niya, kasi parang hindi raw siya kasing successful nung iba naming kakilala. Kasi parang yung iba daw naming kakilala,
ay mas madaling nakakakuha ng gusto nila. Kasi parang yung iba, yung iba, yung iba. Alam niyo na po kung bakit hindi siya masaya. Kasi palagi siyang nakatingin sa iba. Palaging nakatingin sa biyaya ng iba. At yun po yung tendency natin madalas. Nakatingin palagi sa iba. Kinukumpara yung buhay natin sa buhay ng iba. Ano pong ending? Hindi masaya. Kasi hindi makita yung biyaya na nasa harapan natin. Hindi ba yung biyaya, hindi ba biyaya na yung trabaho na mayroon siya? Ang hirap po ngayong makahanap ng trabaho, hindi po ba biyaya na nakakabili siya ng gusto niya? Sarami ng mga bayarin at taas ng mga bilihin, hindi ba biyaya na yung nakakaipon siya sa dami ng pinagkakagastosan sa panahon ngayon? Dahil lagi siyang nakatingin sa iba, anong muka yung mayroon siya? Muka ng nalugi. Pero kung titingnan po natin sa buhay niya, hindi naman siya nalugi. Marami pa rin biyaya sa buhay niya. Hindi niya lang ma-appreciate kasi palagi siyang nakatingin sa iba. Anong tawag sa taong ganon? Mainggitin. At ang taong mainggitin, tandaan po natin, mahirap talagang pasiyahin. Kasi hindi niya nakikita yung biyayang ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos. Anong mangyayari sa buhay niya? Magiging malungkutin, mainisin, hindi nakukontento at maraming reklamo. At ang nakakalungkot pa kung minsan, nakakalimutan niya ng magpasalamat sa Diyos. Hindi nakapagpapasalamat sa Diyos kasi hindi naman niya nakikita yung biyaya ng Diyos sa buhay niya. Madamot po ba ang Diyos? Unfair po ba ang Diyos? Nilugi ba siya ng Diyos? Hindi naman ho, di ba? Ito rin po yung reklamo ng mga unang manggagawa na tinawag ng may-ari ng lupain sa Ebanghelyo. Unfair! Lugi kami! Mas matagal kaming nagtrabaho. Bakit pareho kami nang natanggap nung huling mga nagtrabaho? Pero ayun naman ang napag-usapan nila nung una bago sila simulang magtrabaho. Hindi naman sila dinaya ng may-ari ng lupa. At totoo, wala bang karapatan ang may-ari ng lupa na magbigay ng ayon sa gusto niya? Namayani po yung inggit sa kanilang mga puso dahil sa pagtingin sa natanggap ng iba. Yung inggit, namunga ng pagrereklamo at namunga ng pagkabulag sa biyayang binigay sa kanila. Anong ending? Malungkot sila, nainis din, hindi na kontento at hindi natutong magpasalamat sa pagkakataon na ibinigay sa kanila at sa biyayang bigay sa kanila. Anong mukha ang meron din sila? Mukha ng nalugi. Pero katulad nung sa kwento ko kanina, kung titingnan ding maigi, hindi rin sila nalugi. May biyayang ipinagkaloob sa kanila. Nakalimutan nila na nagsimula silang wala rin naman. Ngunit kung hindi dahil sa may-ari ng lupa, wala naman din silang matatanggap. Sa katotohanan, mapalad nga sila. Kasi maaga silang nagkaroon ng security na may biyaya sila sa dulo ng araw. Ngunit yung mga nahuli, kaunting panahon na lang, wala silang makitang pag-asa na, pero dahil yung may-ari, patuloy na lumabas, nakita silang walang ginagawa, nakita silang parang walang patutunguhan, tinawag sila at inimbitahan na magkatrabaho. Para sa dulo ng araw, may biyaya rin sila. Mga kapatid, tandaan natin, binibigyan tayo ng Diyos ang bawat isa sa atin ng pagkakataon na magtrabaho sa Kanya. Tinatawag niya ang bawat isa. Kahit na anong panahon pa iyan, nais ng Diyos na kumilos ka para sa kaharian niya. Anong sinasabi sa atin ito? Ang sinasabi po sa atin ito, kahit na para bang nasa huli ka na tumutugon, nais pa rin ng Diyos na bigyan ka ng pagkakataon na maglingkod at makatanggap ng biyayang gusto niyang ipagkaloob. Hindi lang naman ito tungkol sa pinagpaguran natin, mas tungkol ito
sa kagustuhan ng Diyos na magbahagi ng biyaya sa iyo. Hindi ho ba dapat masaya tayo sa tagpong ganoon? Yung lahat tayo, binibigyan ng Diyos ng pagkakataon. Yung lahat tayo, gusto ng Diyos maging masaya sa wakas ng ating mga buhay. Kaya ang isang imbitasyon talaga sa atin sa linggong ito, mga kapatid, upang mapalitan yung disposisyon ng inggit at pagkalugi patungo sa kasiyahan, ay tingnan yung mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Tingnan yung mga biyaya at matutong magpasalamat. Nagkulang po ba ang Diyos? Naging madamot ba ang Diyos sa atin? Nagpabaya ba ang Diyos? Hindi naman ho, di ba? Ang Diyos ay napaka mapagbigay. Iyon ang Diyos na ipinapakilala sa atin sa linggong ito. Matutunawa tayo, unang-una sa lahat, mabuksan yung ating mga mata sa biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos. At sa pagtingin sa mga biyaya sa harapan natin, matuto tayong magpasalamat. Parang ganito po yung generosity ng Panginoon. May kwento po minsan yung isang paring kakilala namin. Kapag summer po sa seminaryo, usually, pinapadala kami sa mga probinsya para maranasan yung buhay ng mga tao doon. Pagbalik niya raw sa Maynila, nakita ng kasambahay nila yung chinelas niya. Pudpud na at malapit nang bumitaw. Si kasambahay, matagal lang nagtatrabaho sa kanila. Kaya matindi na rin yung pagmamahal para sa kanya. Binalhan daw siya ng bagong chinelas na mamahalin. Nung nakita niya yon, sabi niya sa kasambahay nila, "Mahal ito ah, bakit ka pa nag-abala?" Sabi ng kasambahay, "Masisira na kasi yung chinelas mo. Tanggapin mo na yan." Sabi niya, "Hindi, palitan mo ng mas mura, ang mahal-mahal niyan." Sabi ng kasambahay, "Wag na, tanggapin mo na yan. At tandaan mo ito, walang mahal kapag para sa minamahal. Walang mahal kapag para sa minamahal." Mga kapatid, minamahal po tayo ng lubos ng Diyos. Kaya kahit yung napakamahal na buhay niya, inialay niya para sa ating mga buhay. Para tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. At iyon po yung pinakamahalagang regalo na gusto niyang matanggap natin kahit na paiba-iba tayo ng panahon ng pagtanggap sa Kanya. Ito po yung pangalawang mahalagang bagay na dapat nating tandaan. Hindi lang naman tungkol sa biyayang material yung gustong sabihin ng Diyos sa Ebanghelyo. Napakinggan natin na yung kwento sa Ebanghelyo ay talinghaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, gusto ng Diyos sa buhay natin na maibigay yung biyaya ng kaharian ng Diyos. Kaya ang Diyos patuloy na tumatawag sa mga naghahanap ng kahulugan sa buhay natin. Magtrabaho na kayo sa akin. Sa unang pagbasa narinig po natin, pinapaalalahanan tayo ng Diyos, pinapaalalahanan ng mga tao na hanapin ang Diyos hanggang matatagpuan pa siya. Tumawag sa Kanya habang malapit pa siya. Ibig sabihin, habang may pagkakataon pa, kumilos na tayo para sa kaharian ng Diyos. Huwag na nating hintayin, mahuli pa ang lahat. Gusto niya nang maranasan natin sa ngayon pa lang yung kaligayahan na matatanggap natin kapag kapiling natin ang Panginoon. Tandaan po natin palagi, hindi matatawaran yung pagiging bukas ng Diyos para sa lahat. Hindi matatawaran yung Kanyang pagbibigay kahit nahuli na tayo kung tayo ay tumugon sa Kanya. Mga kapatid, ayaw ng Panginoon na malugi tayo. Kaya sa bawat araw, sa bawat misa, pinapabaunan tayo ng Diyos ng Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng Kanyang salita at ng Kanyang katawan. Patuloy niyang ibinibigay yung Kanyang sarili kahit hindi tayo karapat-dapat kasi gusto niya magkaroon tayo ng pusong mapayapa at maligaya. Tandaan po natin mga kapatid, ang pusong mainggitin nalalayo sa biyaya
at nawawala sa kaligtasan. At ang pusong mapagpasalamat naman sa biyayang nasa harapan niya ay taong masiyahin at nakapag-aakay ng iba tungo sa kaligtasan. Kaya ito po yung patuloy nating dasal sa Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, alisin mo ang inggit sa aming mga puso at tulungan mong makita namin ang biyayang nasa harapan namin upang makapagpasalamat kami at patuloy na makapag-akay ng mga tao tungo sa kaligtasan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang pagkamit natin ng kaharian ng Diyos ay nababatay sa paggawa natin ng mabuti, isang pakikilahok sa pagbubukas loob ng Diyos. Hilingin natin sa ating Ama ang mapagbigay na may-ari ng ubasan na gawin niya tayong mga mabubuting manggagawa sa kaniyang kaharian. Buong tiwala tayong manalangin, Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging tapat nawa sila na tagapagpahayag ng salita mo, O Diyos, sa kabila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, mga mababatas at mga negosyante, tulungan nawa nila ang mga mamamayan sa kanilang pagpupunyagi at maglaan nawa sila ng marangal na trabahong may makatarungang sahod para sa bawat manggagawa. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga manlalayag at mga migranteng Pilipino, patuloy nawa silang maging matatag sa kanilang pananampalataya at sa anumang uri ng unos at pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Para sa mga yumao, tignan mo nawa, O Diyos, ang kanilang mabuti tapat na paglilingkod habang sila'y nabubuhay pa dito sa lupa at pahintulutan mo nawa silang makamit ang buhay sa piling mo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga tapat mong lingkod. Ama naming tapat, nawa ang kagandahang loob mo ang siyang gumabay sa amin upang maiwaksin namin ang pagiging makasarili. Turuan mo kaming maging mapagbigay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanat kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan niyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Pagkatapos po ng misa ay wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.